What's up, par? Gulat ka, no? Ganyan talaga pag di ka prepared. Dapat prepared ka. Kasi pag may mga dumating na sakuna sa buhay mo, halab mong harapin. Diba? Oo. Oh, talaga. So, sana ba kasi ako? Kapampangan Street. Okay? Right, Kapampangan Street. So, basically, ito na po ang pangatlong kabanata ng Things About Kapampangan. At kung nanunood pa po kayo ngayon, wow, salamat po. Palakpakan niyo po ang sarili niyo. Eh? Boneto, lo? Galing, no? Woo! Galing, galing naman! Galing, galing naman! Wait lang po. Bro, anong ginagawa mo? Hindi ka naman kasali sa video, you know? Nagdi-distract. Anong ibig mo sabihin? Nakikipalakpak lang ako eh. Ba't bawal? Ha? Hindi, hindi, hindi. Okay, please, alis ka na muna, okay? Hindi ka kailangan. Eh! Solid naman, oh! Sobrang selfish mo! Masyado kang selfish! Sige nga, spell mo nga, oh. Selfish. S-E-L-F. Basta! Selfish ka masyado! Okay na, stop. Please, okay? Please, labas ka na. Tawagan na lang kita pag kailangan kita mamaya, okay? Okay? Ba't ayaw mo ako? Huh? Okay, okay lang yan, okay? Okay. Number one, F at P. Yan, ang dalawang letters po nito pinagpapalit namin kasi basically, based on the ancient Kapampangan orthography, we don't have the letter F yet. So kaya po nahihirapan ng mga Kapampangan i-pronounce ang letter P. For example, Wotol, musta nakabalita na? Anong balita? Kumusta yung family muna? OMG, yes, my family. My family. Bro, what's wrong? What ma-fraser ka, ha? Huh? What's wrong? I'm sorry. I'm told you I was so confident and I don't feel any pressure right now. Okay, right now, we Kapampangans and most Filipinos exchange those two letters. You know, it just happens. Okay? Am I right? Or am I right? Okay? Number two, okay? We have a problem with the letter H. Ayan, mukha bang H? Okay. Okay. Wala rin po ang letter H dati. So, anong problema? Hindi po namin masabi ito or nalalagay namin sa wala naman dapat. For example, instead of bilhin, we say bilhin. Instead of dalhin, we say dalin. Kaya nga po siguro na stereotype ang mga Kapampangan so walang H. Kasi nga sa amin, H doesn't matter. Ayan. I don't know. It just happens. Yam, next! Pangatlo! Marami pong fraternity dito sa Pampanga, no? Sa ang lupalop ng Pampanga, laging merong bandal ng kanilang sariling sign. At dito ang Tau Gamma Pi, Pi Beta Rho, Alpha Kappa Rho, Bloods, Crips, West Side, East Side, North Side na rin at South Side! Ha? Hindi po totoong namatay na si Tupac. Nagtatago lang siya sa amin, ha? Dito yung headquarters niya, okay? So kapag dadayo ka sa Pampanga at may pagkakonting yabang ka, wag po, ha? Bago ka magyabang, ingat din, ha? Mag-isip ka muna ng tatlong beses. Kapag nakapag-isip ka ng tatlong beses, mag-isip ka ulit ng 10 times, ha? Bago ka magyabang. Kasi maraming fraternity dito. Pag nakita ka nila na nagyayabang, pagkukumpulan ka nila, pagpipiestahan ka nila, pagsasaluhan ka nila, konti na lang alak para papulutan ka nila, fam! Okay, so ano pong sinasabi ko? Okay? Pag nandito ko sa Pampanga, marunong ka magpakumbaba, okay? At appreciate mo lang kasi mababait kami, pero pag nagyabang ka na, doon ka namin papatulan, okay? I'm just saying, man. Learn to be humble kasi baka mabigla ka na lang na may sumudpot na ganito! Diba? Prepared ka. Nakakatakot, diba? Next! Number 5. Ang mga Kapampangan millennials na pumupunta sa Maynila or kung saan mga lupalip ng Pilipinas para mag-college, dalawa lang po ang mangyayari dyan. Number 1, either proud siya maging Kapampangan or pangalawa, Manilenyo na yan. Okay, first point. Normal lang naman yan na proud siyang Kapampangan kasi nga doon siya talaga nanggaling. Wala tayong problema doon. Pangalawa, ang mga ibang Kapampangan nag-Manila lang. Kapag bumalik, grabe Brad, kala mo ibang tao na pag bumalik eh, no? Ha? Nagpa-party-party na sa Makati, sa Bulk, kung saan man, ha? Iba ka ng tao. Tapos dumedehins na yan, bro. Bro, kumusta na konyo ako eh, ha? Talaga lang, ha? Sinasayang mong pag-aaral mo kasi nagpa-party ka lang tapos sasabihin mo sa magulang mo, pagod ka, hindi ka. Ha? Okay. Pag-aaral ka pang masalese, ha? Kapampangan ka! Kala mo, certified Manilenyo na eh. Pag nag-co-commute ka, taxi ka lang, di ka man nga marunong mag-LRT, MRT, Jeep, at pedicab. Kapag natuto ka na mag-ganon, certified Manilenyo ka, alam mo na yung pasikot-sikot na Manila, eh hindi mo alam. Alam mo lang mag-taxi kasi mayaman ka. Payaman! Okay lang ako, okay lang. I'm sorry, Lord. Okay, next! Bye. Ang mga Kapampangan po, pag nagkita-kita yan, kahit hindi magkakilala, pag nag-usap, expect a reunion nation, ha? For example,
Kapampangan ka ba? Hindi po, taga Marawi po ako. Oh, ikaw? Kapampangan ka ba? Hindi po, taga Bukawi po ako. Eh. Ikaw, taga saan ka? Kapampangan ka ba? Taga Ilocano ako, taga Batak. Ay, Ayateng Kading. Walang kapampangan dito. I'm so lonely. Ay, why da? May nanak ka. Oh. Ah, pantini. Oh, may daw ka rin kasi eh. Oh, ha? Bah! Kapampangan ka? Yeah, babakay mo eh. Ati yata ang kapampangan kaya niya. Na, o sagli na. Oh. Excuse me po, kapampangan ko? Walang kalaguyon eh. Kalaguyon susulot. Kalaguyon. Ba, kapampangan ka rin? Pakantini ta talagang kapampangan mo sa mga santing tamang salita. Ay, baba, nandiyan na ka pa daramdaman eh. Tagawa ka rin ka, Chef. Tagasasman ko ah. Ikaw, ne? O, taga-arayat ko man. Ay, naisin na eh. Makantini kami magsalita kayong sasman. Ati kami tono. And they lived happily ever after. Next, number 7. Let's go educational on this, okay? May mga Tagalog words that end with Y that you can change into E, magiging kapampangan na siya. For example, kilay, kile. Tinapay, tinape. Gulay, gule. Kalamay, kalame. Patnubay, patnube. Damay, dame. Tagay, tage. Lagay, lage. Thank you for listening to Kapampangan 101. I hope you enjoyed those lessons. Okay, let's proceed to the next point. Number 8. Ang mga kapampangan, mahilig pong maghandayan kahit anong okasyon. Maliit man o malaki, masaya man o malungkot, maghahanda po kami kasi mahilig kaming kumain. You know what I'm saying? For example, Perfect kit ang quiz ko. Maghanda tayo. Ma, may brand new na tayong kotse. Maghanda tayo. O, mapasar kit ang board exam. Maghanda tayo. Ma, may injury yung tod ko. Maghanda tayo. Ma, namatay si ano? Maghanda tayo. Ma, may kabuntis ko. Maghanda! Ma-joke mo, mamiruko mo. Joke lang. Nice joke, anak. At dahil dyan, maghanda tayo! O, ma, na ang ulam. O, syempre, perfecta mo. Ating sisig, ating crispy pat, ating chicharon bulaklak, ating chicharon taraman, ating manok! Ma, di ba may bird flu sa San Luis? Di ba delikado yung manok? Wapin eh. Sige, magluto na ako mga aliwa. Magluto mo, ma. Saba, ang posulib! Eme, ma. Diyanong sabay ay merkada. Diyanong sabay ay merkada. Ang bulaloy ay merkada. Number 9, kung napapansin nyo po pag nagsasalita ang mga kapampangan, meron kayo naririnig na pamo. Okay? Ibig sabihin yan in Tagalog is panaman. Hindi palaman. Panaman. For example, para balitan may kitang San Luis pa. Matol, manok yung pamuimpengan ko ah. Tatakot ko. Eh, solid na yung kanyama na palaman yung manok. Imagine ang metol, sigang may, adobo may, roasted may. Charot, roasted! Ne? Wapin tol, mimingat na mo po. Tamagin tamo lawin ne. Ano ko ne? Kaya niya pamiras ne? Oo nga naman, real talk no? Ba't dito pa sa Pampanga nagka-bird flu? Ba't di na lang doon sa Marawi at sa Mount Mauti at sa ISIS? Deserve nila yon, ha? Ha? Ba't di na lang sa kanila? Ba't sa atin pa? Ba't sa mga manok pang may mga pangarap pa ako sa mga manok na to eh, ha? Wala lang protein. Charot! Next! Number 10. Ang mga kapampangans po ay, di ba nga, mapaniste, bully, savages, observant, okay? Pero lalo na po, ang mga nanay. Times 28.84 nyo kaming mga kapampangan, ang mga nanay ay bullies. Okay? For example, ma! Ma, nangkasakit, ma! O, nakot, kikyak na ka na naman di. Nang milyari, ha? Ma, nangkasakit, ma. Ausanda akong matsura. Ano? Sinabi data? Sinabi data! Mama! No, ko ma-stress ko na. Ninong sinabi kanyan? Madakala eh, ako lang kilala. Pero inaos na akong matsura. Makapali ako nung ilabi ko, ne! Okay, makanini ha? Makiramdam kang masalese, nak ha? Okay? I'm about to drop some hot wisdom over here. Okay? Okay, ma. Okay. Tune akasantingan. Eme akakit keng kiluwal. Okay, anak? Mama! Akakit niya po keng kilub, ne, ma. Ali. E ako pa yari. Ing tuneng kasantingan, eme akakit kiluwal. Kaya, e na ka, lul, wal! No one, no way, you're trying to need a gun to get respect upon the street!
mind. Under the sun, the bastard said, we're about to come to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. Till your hearts and surrounds the bed, don't have a leg, so now you let open the gates. Eliminate like a liberty. Po, ang mga Kapampangans are very brave, okay? Pero po, ang unique na katangian ng mga Kapampangan ay hindi po kami nagba-back down, hindi po kami agad natatakot kasi mga palaban kami. You know what I'm saying? Sa picture po namin yon na lumabang kami agad, okay? Pero hindi ko naman po sinasabing angat kami sa mga ibang ethnicity or races, no! But we're above sea level! Ayan, so kung bumaha sa Maynila at pumuno, you know where to go to. Magmula kay Tarik Sulayman na hinarap si Miguel Lopez de Legazpi. Alam mo yon? Magbasa-basa ka rin ng history, baby ko. Hanggang kay Luis Taruk na nag-lead ng hukbalahap ng headquarters sa Pampanga against the Japanese nation. Lumaban tayo. We don't back down, fam! May avian flu yung mga manok. Masyas kami! Kanan mi at all! So wala! Wala kaming kinakatakutan, bro. Okay? So that's it. Check ko lang yung cabinet ko. Ah! Yo! Ayye. Bro, wait. Okay, may tanong ako. Huwag ka nga muna umiyak, ha? Kala ko matapang ka. Ano? Alam ko pinagmamalaki mo yung Pampanga, pero di ba may bird flu sa inyo? Eh, dinahaway yung mga ninaya mo. Oh. Eh, so ba't kailangan pagmalaki yung lugar mo, ha? Delikado, di ba? Okay, first of all, ha? Hindi po lahat ng Pampanga apektado, ha? Hindi po maliit ang Pampanga, hindi kasing liit ng utak mong yan, ha? Eto, kuha ka notes. Kuha ka. Okay. Mag-notes ka, okay? Bro, okay, wait lang. Mag-notes ka! Una sa lahat, pag niluto mo na yung manok, wala nang virus yan. Okay? So safe na siya. Next point, na-lift na po ang case ng avian flu. So wala nang flu dito sa Pampanga. Malinaw. Natalo na po ang mga mulawin sa amin, ha? At ba't nga naman hindi ka pupunta sa amin? Nasa amin ang pinakamasarap na sisig. We got the best malls. SM Pampanga, SM Clark, Marky Mall. Lahat na po ng may mall nakatugtong. Okay? Meron pa kaming mga parol sa Paskuhan tuwing Pasko. Yung mga malalaking parol. Oh, meron kayong ganun? Wala, maliliit lang yung sa inyo. Oh, tapos pag Holy Week, yung mga nagdadarami o yung mga naghahampas sa likod nila hanggang dumugo at nagbubuhat ng krus at pinapago pa sa krus. Saan ka makakita nun? Ha? Ginawa na ni Jesus pero inuulit namin dito sa Pampanga. Oh, diba? Well, here, my friend. Come on. Makiramdam ka? Uy! Sagot! Bubulat na ka man! Okay. Diyan po nagtatapos ang Kapampangan Part 3 at I just wanna say na hindi po kami nagyayabang as Kapampangans. You know, we appreciate other cultures as well. And, you know, dapat proud tayo maging Pilipino. So with that, you know, God loves you. Subscribe to my YouTube channel, Jericho Arceo TV, right? Right. At kung may suggestions po po kayo for other videos or challenges, please comment down below. At may papasabi mo. Alam na masyado. Basta ikayo, ne? Mag-subscribe kayo kay YouTube channel ng Jericho Arceo, ne? Jericho Arceo TV, ne? O, Dar, ating ka pa? Ano, Bess? Ala na akong sasabihin, Bess. Basta ito mo. Ito, subscribe kayo YouTube channel, ne? Like and share this until mag-viral tamo ako Kapampangan, ne? So, ito mo, ne? Kasaya tamo nga, ne? Wala ng bird flu! Eh, kayo masaya! What? Nag-assessman ko! Nagaba ko, narkotol! Okay, kuyo. Sa'yo ko, abe! Chip! Pacho ka pala, Chip! Pag-asong pernandri! Chip, bagay! Kumusta ni sindalan, Bob? Kumusta ni sindalan ng poret ang kebyawan? Bob and Bob, kumusta ni Bob? Ay, ako balo, ne? Kasi taga-SL ko mo, tsaka taga-boundary ko mo, ne? So, yeah! So, ala ng bird flu! Nakakanda ba ako? Nakakanda ba ako? Nakakanda ba ako?